Hello at welcome sa Jules TV official channel. Now sit back, relax, and enjoy the movie. Minsan sa malayong nakaraan, isang monghe na ang pangalan ay Tang, ay naglakbay sa mapanganib na ekspedisyon para kunin ang banal na kasulatan mula sa kanluran. Pansamantala silang nagpahinga kasama ang kanyang mga disipulo sa Flower Mountain. Wala silang kamalay-malay na sa bundok na ito nakakulong ang tinatawag na Monkey King, o mas kilala sa pangalang Wukong. Sa di inaasahan, isang puting tigre ang gumambala sa kanilang pagpapahinga. Iniligtas siya ng kanyang mga disipulo at inabandona ang kanilang kabayo bilang pain. Ngunit hindi pumayag ang monghe dahil kawawa lang daw ang kabayo. Kaya naman iniwan din siya ng kanyang mga disipulo sa sobrang takot. Sinubukang magpaliwanag ni Master Tang sa tigre ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakakaintindi ng Chinese ang tigre at nagsimula itong habulin si Master Tang. Mabuti na lang ay nakapagtago agad siya sa kuweba. Dito ay napansin niya si Wukong na naipit sa mga bato. Sinabi ni Wukong sa kanya na punitin nito ang talisman para iligtas siya sa tigre. Nang papalapit na ang tigre, wala nang choice si Master Tang kundi sundin ang sinabi ni Wukong. Pinunit niya na nga ito at nagsimulang mayanig ang mga bato. Makikita natin si Wukong na tuluyan na ngang nakawala sa pagkakakulong. Pagkatapos ay inatake siya ng tigre subalit pinaglalaroan niya lang ito at inihagis sa itaas. Tinawag niya ang mahiwaga niyang baston at sa pagbaba ng tigre ay tuluyan niya na itong tinapos. Gulat na gulat ang monghe sa pambihirang lakas ng unggoy. Nilapitan siya ni Wukong at inuusisa. Lumalabas na si Wukong pala ay tinalaga ng mga Diyos upang protektahan si Master Tang patungo sa kanluran. Ngunit tumanggi si Master Tang pagkatapos nitong masaksihan ang pambihirang kapangyarihan ni Wukong dahil sa ayaw nito sa bayulente. Kaya naman ay sobrang natuwa ang unggoy sa paniwalang siya ay malaya na. Nang aalis na si Wukong, isang magical na korona ang lumabas mula sa kagamitan ni Master Tang na naging dahilan upang muling bumalik ang unggoy at nalagay ang korona sa kanyang ulo. Agad niyang pinatanggal ito kay Tang. Subalit sa halip na tanggalin ay binasa nito ang mga nakasulat sa korona, na nagsanhi naman upang si Wukong ay makaramdam ng labis na kirot sa kanyang ulo. Dahil dito ay nagalit si Wukong sa kanya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang nagpakita sa kalangitan ang Goddess of Mercy at sinabi nito na ang tanging paraan lang para matanggal ang korona, ay kailangan muna nilang makuha ang banal na kasulatan mula sa kanluran. Nang marinig ito, agad na lumipad si Wukong patungong kanluran. Subalit sa pagkabigla, ay muli siyang bumalik sa kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ay pinaliwanag sa kanya ni Master Tang na maglalakbay sila sa kanluran nang hindi gumagamit ng kapangyarihan. Lingid sa kanilang kaalaman, isang panganib pala ang paparating, nang ang isang dambuhalang dragon ay lumabas mula sa tubig at kinain ito ang kanilang kabayo. Hinabol naman ito ni Wukong ngunit madali lang siyang hinawakan ng dragon at inihagis sa lupa. Hindi niya ito matanggap kaya binalikan niya ang dragon at iwinasiwas ang buntot nito pagkatapos ay inihagis din ito sa lupa. Hindi pa siya nakontento at muling binalibag ang dragon. Umusok ang katawan ng dragon at naging isa itong kabayo. Lumipat ang eksena sa isang syudad kung saan ang mag-ama ay nagsara na ng kanilang shop, nang biglang dumating ang skeleton demon, at kilala ito sa pagdukot sa mga bata. Bago niya pa makuha ang batang babae, lumitaw naman ang ilang mga nilalang at inatake ang skeleton demon. Kalaunan, isang misteryosong usok ang pumasok sa silid at naging isa itong babae. Dito ibinunyag na ito pala ang totoong skeleton demon, at ang pumasok na nakamaskara ay isa palang impostor para dumukot ng mga bata. Ikinagalit ito ng totoong skeleton demon at sinimula nitong higupin ang enerhiya ng lalaki hanggang sa mamatay ito. Habang ang kanyang mga alipures naman ay kinain ang mag-ama. Pagkatapos ay bumalik na ang skeleton demon sa kanyang kastilyo na matatagpuan sa nagyeyelong bundok. Dito ay inihayag na ang babaeng skeleton demon ay nalalapit na ang araw ng kanyang kamatayan. Napansin niya sa kanyang mahiwagang salamin ang monghe na papalapit sa kanyang palasyo. Kaya naman ay plinano niyang makuha ang monghe para sa kanyang immortalidad. Samantala, si Wukong ay nakaramdam ng panganib. Sinuri niya ang paligid gamit ang kanyang mata. Subalit nakita niya ang ilang mga kababaihan na naglalakad. Isang lalaki ang lumitaw at lumapit sa mga babae. Ngunit agad napansin ni Wukong na ang lalaking ito ay isang demonyo. Kaya naman agad niya itong inatake upang lumabas ang totoo nitong anyo. Ito pala ay isang demonyong baboy na ang pangalan ay Budgie. At hindi siya nag-iisa. Isang kulay asul na kalbo na ang pangalan ay Wu Jing, ang lumitaw at inatake si Wukong. Ngunit malinaw na ang mga ito ay walang laban kay Wukong. Si Budgie ay biglang nag-transform at naging isang higanteng baboy ramo. Sinugod niya si Wukong subalit tinamaan niya si Wu Jing. Lalong nagalit ang baboy at umatake muli kay Wukong, subalit nailagan muli ito ni Wukong dahilan para lumagpak ang baboy sa pader at natumba. Habang si Wukong naman ay tinuluyan na nga si Wu Jing, sumuko na nga ang dalawa at ibinunyag nila na itinalaga din sila ng mga Diyos para protektahan ang monghe. Ngunit hindi sila basta pinaniwalaan ni Wukong at pinagbanta ang papatayin ang dalawa. Agad naman siyang pinigilan ni Master Tang at sinabing masama ang pumatay.
Ngunit aksidente niyang natulak ang dalawa at nahulog ang mga ito sa bangin. Agad na napansin ni Wukong na may nagmamasid sa kanila, at ito nga ang skeleton demon na pinapanood sila sa mahiwagang salamin. Kinaumagahan, nagtungo ang grupo sa isang liblib na kagubatan. Isang makapal na hamog ang humarang sa kanilang daan. Ngunit isang daan ang biglang lumitaw sa kanila at napansin nila ang isang kubo sa malayo. Naramdaman ni Wukong na ang lugar ay puno ng demonyong aura. Hindi nila alam na ang skeleton demon ay nag-transform bilang isang matandang hukluban, upang linlangin ang monghe. Kalaunan ay pumasok na sila sa kubo at nasalubong nila ang matanda. Nagpakawala ang matanda ng kanyang mahika upang pigilan ang kapangyarihan ni Wukong mapansin ang tunay niyang anyo. Pagkatapos ay pinapasok niya na ang grupo. Ang manyak na baboy naman ay nagpaalam sa matanda kung pwede niya bang ligawan ang kanyang anak, at pagkatapos ay sinundan niya ang mga babae sa labas. Sinabi naman ni Tang kay Wujing na sundan niya si Budgie. Samantala si Wukong naman ay pilit na inaalis ang mahika na nababalot sa kanyang mata. Sinabi sa kanya ng matanda na pumunta ito sa ilog para hugasan ang mga mata niya. Kaya naman para makasigurado si Wukong, naglagay siya ng magical circle sa palibot ng kanyang master, at sinabing huwag itong aalis sa bilog hanggang sa dumating siya. Gayunpaman, hindi nakinig si Master Tang at lumabas pa rin sa bilog, na siyang ikinatuwa naman ng matanda. Dumating na nga si Wukong sa ilog at hinugasan ang kanyang mata. Subalit wala pa rin epekto ito. Dahil sa wala ng choice, inilabas niya ang isang bowl ang apoy at sinunog ang mahikang nababalot sa kanyang mata. Kaya sa wakas ay nakita niya na ang ilusyon ng matanda at nagmadaling bumalik sa kanyang master. Biglang nahimetay ang matanda at napansin ni Wukong na tumitakas ang totoong demonyo kaya hinabol niya ito sa labas. Nagsimulang maglaban si Wukong at ang skeleton demon. Umatake ng mabilis ang skeleton demon ngunit bigla rin itong naglaho. Dito na pagtanto ni Wukong na marahil naisahan siya, kaya agad itong bumalik sa kubo. Samantala ang matanda naman ay sinusubukang patayin ang monghe. Mabuti na lang ay lumitaw si Wukong at agad na inatake ang matanda. Gulat na gulat si Tang nang masaksihan ito. Tatapusin na sana ito ni Wukong ngunit pinigilan siya ni Master Tang. Hindi naman nakinig si Wukong at talagang tinapos ang buhay ng matanda. Kaya naman lalo itong ikinagalit ni Master Tang kaya nagsimula siyang banggitin ang mga salita sa korona ni Wukong dahilan upang si Wukong ay magdusa sa sakit ng ulo. Kasabay nito, nagpakita ang skeleton demon habang pinapanood si Wukong na nahihirapan. Bumalik ang skeleton demon sa kanyang palasyo dahil sa bigo itong makuha ang monghe. Ngunit hindi pa rin ito susuko. Samantala, si Wukong ay nakatulala sa bundok matapos siyang parusahan ng kanyang master. Lumapit naman sa kanya si Tang at humingi ito ng tawad kay Wukong. Gayunpaman, ipinaliwanag din ng monghe na ayaw niyang pumatay ng tao si Wukong. Sumunod na araw, nagpatuloy muli ang grupo sa kanilang paglalakbay at nakarating sila sa isang syudad na pinapalibutan ng mga bundok. Nang makarating na sila sa mismong lugar, napansin nila ang ilang mga poster ng mga nawawalang bata. Kalaunan ay nakarating sila sa palasyo ng hari na kasalukuyang nagdiriwang. Sinabi ng hari sa monghe ang patungkol sa skeleton demon, na siyang dumudukot daw sa mga bata sa syudad. Nagmakaawa siya kay Tang na tulungan silang poksain ang demonyong ito. Sa di inaasahan, biglang lumitaw ang skeleton demon at kinumpranta ang hari dahil daw sa mga kasinungalingan nito. Isang sundalo ang pumana sa kanya, kaya agad niyang inatake ang mga ito at pinatay gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagtungo siya kay Tang, at sinabing gusto nitong makausap ang haring unggoy. Lumipad na ito palayo at sinundan ito ni Wukong. Dumating sila sa isang kwarto at nagsimulang mag-usap. Sinabi ng skeleton demon na nais nitong tulungan si Wukong matanggal ang gintong korona sa kanyang ulo. Dahil naaawa daw ito kay Wukong sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, na parang tinuturing siyang kawawang alipin. Dagdag niya pa na tutulungan niya itong mapatay ang kanyang master upang tuluyan na siyang maging malaya. Pagkatapos nito ay naglaho na ang demonyo. Bumalik na si Wukong sa palasyo at tumangging sabihin ang napag-usapan nila ng skeleton demon. Kalaunan, lumapit ang skeleton demon kay Master Tang. Papatayin niya na sana ito ngunit bago niya pa ito magawa, isa pang Master Tang ang nagpakita na ikinagulat ng skeleton demon. Napagtanto niya na naisahan siya kaya agad siyang umatake sa dalawang monghe, subalit mabilis na napigilan ito ni Wukong na nag-anyong monghe. Lumabas din ang dalawang disipulo at naghanda na sa laban. Lumalabas na plinano na pala ito ni Wukong mula pa sa simula, na siyang lubos na ikinagalit ng skeleton demon, at tinawag ang kanyang mga ali pores. Kinain ng malaking baboy si Budgie na isa ring baboy, ngunit kalaunan ay nakatakas din ito nang mag-transform ito sa pagiging higanteng baboy. At sa kabilang banda naman ay nakikipaglaban si Wujing sa higanteng ahas. Hinawakan niya ang katawan ng ahas at pinutol ito. Pagkatapos ay iniligtas ang kanyang master. Subalit isang misteryosong lalaki ang dumukot kay Master Tang. Ginawa lahat ni Wukong para mahanap ang kanyang master at agad na pagtanto na ito ay dinala sa underground. Si Tang ay dinala sa piitan ng mga tauhan ng hari, kung saan natagpuan niya dito ang ilang mga batang nakakulong. Maya-maya ay dumating na ang hari at inihayag na iniinom niya ang dugo ng mga bata sa ilang taon upang mapigil ang pagkalat ng sumpa sa kanyang kamay.
Subalit sa huli ay napagtanto nito na ang monghe ang sagot sa kanyang problema para tuluyang mawala ang sumpa. Bago niya pamapas lang ang monghe, biglang tumama sa kanya ang gintong baston at dumating si Wukong para iligtas ang kanyang master. Kasabay nito ay pinakawalan niya na rin ang mga bata sa kulungan. Kinaumagahan, nagpa siya na ang grupo na lisanin na ang syudad. Ngunit na sorpresa sila nang ang mga residente ay nagbibigay sa kanila ng mga pagkain bilang pasasalamat sa pagsagip sa kanilang mga anak. Gayunpaman, napansin ni Wukong na parang may kakaiba dito. Napagtanto niyang pinaplano na naman ng demonyo mapas lang ang kanyang master. Kaya lumapit siya sa bata at hinampas ito. Nagalit si Tang at pinigilan si Wukong. Maya-maya, napansin ng nanay na nasaktan ang kanyang anak, kaya nagpa siya itong maghigante sa pagsaksak sa monghe. Ngunit agad napansin ni Wukong na ito ang skeleton demon na nagpapanggap na babae. Kaya walang pag-aatubiling pinatay niya ito sa harap mismo ng kanyang master. Nagalit si Tang sa ginawa ni Wukong ngunit si Wukong ay nagpatuloy sa batang babae. Nagsimula si Tang banggitin muli ang mga salita sa korona ni Wukong dahilan upang muling masaktan si Wukong. Ngunit hindi basta-basta sumuko ang Haring Unggoy at ginawa ang lahat upang mapas lang ang batang babae. Dahil sa pangyayaring ito, sinabi sa kanya ni Tang na iwan na siya at huwag nang babalik pa. Kaya nalungkot ng sobra si Wukong at lumuhad sa harap ni Master Tang para ipakita ang kanyang pagrespeto. Pagkatapos ay umalis na nga ito. Lingid sa kanilang kaalaman na pinagmamasdan lang pala sila ng skeleton demon mula sa malayo, at kinuha ang pagkakataon ito para dukutin ang monghe. Napagtanto ng dalawang disipulo na wala silang pag-asa laban sa skeleton demon kaya nagpa siya silang magtungo sa lugar ni Monkey King sa Flower Mountain. Habang si Wu Jing naman ay plinanong pumasok ng palihim sa kampo ng kalaban. Gayunpaman, nang makarating na si Baji sa bahay ni Monkey King, bigo siyang matagpuan dito ang unggoy sa halip ay nakita niya ang dragon armor nito. Sa kabilang banda naman, nakarating na si Wu Jing sa kastilyo ng kalaban. Ilang di mabilang na mga skeleton ang biglang bumangon, kaya napilitan siyang labanan ang mga ito ng mag-isa. Pagkatapos ay may isang bagay ang bumagsak mula sa langit. Ito pala ay si Baji na dumating suot-suot ang armor ni Wukong. Pagkatapos ay tinulungan niya si Wu Jing labanan ang mga skeleton. Samantala, si Monkey King ay nalulungkot pa rin sa desisyon ng kanyang master, kaya nagpa siya itong iwan na ang lahat at bumalik sa Flower Mountain. Subalit sa kanyang paglalakbay ay kinumpronte siya ng Goddess of Mercy, at sinabing hindi pa tapos ang kanyang misyon. At ang kanyang master ay hawak na ng skeleton demon at siya lang ang tanging may kapangyarihan para iligtas ito. Kalaunan ay sinimulan na ng skeleton demon higupin ang enerhiya ng monghe, habang patuloy pa rin nakikipaglaban ang kanyang mga disipulo. Ngunit agad naramdaman ni Baji ang isang makapangyarihang nilalang na papalapit sa kanilang lokasyon. Lumalabas na ito pala ay si Wukong at ang armor na suot ni Baji ay lumipat sa kanya. Inihagis ni Wukong ang kanyang gintong baston sa mga skeleton upang puksain lahat ng ito. Pagkatapos ay naramdaman ni Wukong ang aura ng kanyang master sa loob ng kastilyo. Nagmadali siya at inihagis ang gintong baston dahilan para maabala ang ginagawa ng skeleton demon sa monghe. Sobrang nagalit ang demonyo at sinimulang atikihin si Wukong. Gayunpaman ay madaling naka-recover si Wukong at nagsimula na nga silang maglaban. Madali namang nalamangan ni Wukong ang demonyo at napatalsik niya rin ito sa bundok. Pagkatapos ay agad na kinuha ni Wukong ang kanyang master para itakes. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit na lahat ng demonyo ang kanyang kapangyarihan at nag-transform sa pagiging higanteng kalansay. Sinubukan labanan ito nila Baji ngunit madali silang napatumba. Kasabay nito, nahuli din si Wukong at Master Tang sa paglulon sa kanila ng higanteng kalansay. Nagawa naman ni Wukong makalabas ngunit nang paglabas nila ay nahuling muli ang kanyang master. Wala nang ibang choice si Wukong kundi labanan mag-isa ang higanteng kalansay. Nailagan niya naman ang ilang mga pag-atake nito ngunit tinamaan din siya. Isang pamatay na suntok ang pinakawala ng kalansay ngunit ginamit ni Wukong ang kanyang mahiwagang baston at pagkatapos ay nagtungo ito sa ulunan ng kalansay sabay inatake ito. Nagalit ang demonyo kaya nagpakawala siya ng di mabilang na kalansay patungo kay Wukong. Ngunit si Wukong ay nagawang mahawakan ang kamay ng halimaw at pinilipit ito. Sinubukan ng demonyo i-regenerate ang kanyang kamay subalit pinigil ito ni Wukong sa paggamit ng kanyang gintong baston at gumamit din ito ng clone jutsu para tuluyan ng paslangin ang dambuhalang demonyong kalansay. Pinagpira-piraso nito ang katawan ng kalansay hanggang sa ang orihinal na katawan ng demonyo ay magpakita at unti-unti na itong nasusunog dahil sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Ngunit si Tang ay tumangging hayaang mamatay ang babae bilang vengeful demon, kaya nagpa siya itong isakripisyo ang sarili para iligtas ang kaluluwa ng babae. Nakita siya ni Wukong at iniligtas ito, subalit napagtanto nilang malapit nang mamatay ang kanilang master. Nalungkot sila nang makita nilang ang kanilang master ay nagiging bato na ang katawan nito. Sa wakas ay nagawa naman ni Tang na muling malinis ang kaluluwa ng skeleton demon at tagumpay na mahatid ito sa kabilang buhay sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Ang Monkey King ay tumangging iabandona ang kanilang master kaya binuhat niya ito para dalhin patungo sa kanluran at ipagpatuloy ang misyon. Lingid sa kanilang kaalaman na sila ay pinagmamasdan ng Goddess of Mercy.
Sa pagtatapos ng pelikula, ginamit ng Goddess of Mercy ang kanyang kapangyarihan para muling buhayin si Master Tang. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ay huwag nang maiyang mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa susunod pa nating mga video.